Yes guys, welcome back again to my channel. So bale, ito na guys, ipapakita ko na sa inyo yung fertilizer na na-discovered ko ba ang tagal-tagal kasi nag-flushing pa ako ng orchids natin. So ano pang hinihintay natin? Tara! So bale guys, ito yung fertilizer na na-discover ko. Hindi ko alam kung aware kayo dito ba, pero ito yon. Ito guys, pure organic ito. Ito naman, organic with combination of chemicals. Kasi wala siyang certificate ni OCCP. Kaya tinanong ko doon sa nagbebenta kung may halo ba to. Kasi wala nga siyang certificate yon. So, sabi niya, meron daw itong fortification chemicals. Tapos nag-search ako sa Google kung ano yung fortification. Parang added nutrients para magmukhang kompleto guys. Kasi tignan nyo guys, so, ang daming nutrients dito sa foliar fertilizer na ito. May nitrogen. Kompleto siya actually. Ito yung complete na nutrients so far na nakita ko available sa market. Ito naman guys, composting to na merong nitrogen, phosphorus, potassium, organic matter, and meron siyang 25 living beneficial microbes and enzyme which is good for the plant. Siguro kung may bacteria to, meron tong way para malabanan yung mga pathogenic microorganism, no? Yung nagkakos ng pathogenic sa ating halaman. So, nilalabanan ng mga beneficial bacteria yon, kinakain nila yon guys. Yung pathologic microorganism. Ibig sabihin, may pagkakataon na disease resistant yung halaman mo kapag may ganito ka. I don't know kung ganun nga yung, ganun kasi yung nasa isip ko. At ito guys, so meron siyang para sa orchids. So sa orchids, mag-spray ng, so maghahalo ka ng 1 tablespoon sa 1 liter na tubig. Tapos i-spray mo siya 2 beses sa isang buwan. Eh sa akin kasi guys, naka self-watering setup ako. So, bali hindi ko masusunod to. Tsaka yun nandito. Magbe-base ako doon sa TDS meter ko. And gagamit ako ng purified water. Kasi nga, ayokong mamatay yung mga beneficial bacteria kung tap water yung gagamitin ko. Kasi, yung tap water, meron yung chlorine. No? Meron na yung water treatment, no? Sa tap water. So, yung beneficial, pagka, ayun nga, mamamatay siya. Charot. Kaya purified water yung gagamitin ko para ma-optimize ko or ma-maximize ko yung effectiveness na itong fertilizer na to. So, ano pang hinihintay natin? Tara na! Sorry sa boses ko guys, meron akong ubo na makapit-kapit na alam mo na. Masya nga pala guys, kaya na-convince akong gumamit ng ganitong fertilizer is sa tingin ko, itong product na to is mabusising dumaan sa laboratory. Kasi guys, meron siyang mga analytical resulto. So, ibig sabihin yan guys, alam mo kung ano yung nakukuha ng halaman mo, kung ilang percent. So, may reference ka kung ilang percent nga yung nakukuha niya. At saka guys, local made ito. Yung nag-search ako sa Google, yung sa website nila, international daw itong ganitong mga fertilizer. Ibig sabihin guys, ginagamit din daw ito sa ibang bansa, hindi lang din dito sa Pilipinas, kundi sa mga ibang part ng Asia kagaya ng China, ganun. So search nyo na lang doon sa website nila kung ano-anong bansa yun. So masasabi ko na international ito, itong fertilizer na ito. So, yun lang ang maidadagdag ko. Nakalimutan ko kasing sabihin. At guys, nabili ko lang siya sa halagang 230 plus. Yes, pag bumili ka nito, may kasama ng 1 kilong plant-made organic fertilizer. So, mura lang siya, affordable. At hindi ito sponsor guys. Binili ko talaga ito. So, ano pang hinihintay natin? Tara na, sa balkonahe ko. Charot. So para malaman natin kung purified water yung ginamit ko, ayan guys, nakita nyo naman na 0 TDS yung lumalabas doon sa TDS meter ko. So ibig sabihin, purified yan, walang kahit na anong mineral na nakahalo sa tubig. So as you can see guys, yung Easy Prime fertilizer na foliar, color gray siya, para siyang semento.
At wala din siyang amoy, guys. Yun yung maganda sa kanya. Hindi siya mabaho, kundi wala talaga siyang kahit, wala kang kahit na anong maamoy. Tinapat ko siya sa ilong ko, wala talaga akong naamoy, guys. So, iyan ang itsura niya, guys. Color gray na parang semento na basa, ganun. So, iyan, nahaluin ko lang. Tapos, i-check natin kung ilan ang nadagdag na TDS sa tubig. So, iyan, guys. Makikita nyo, guys. 39 TDS yung lumabas. So, ibig sabihin, hindi pa yan sapat dahil ang ideal TDS ko is around 250 TDS kasi magdadagdag tayo ng plant mate. And guys, I decided na magdagdag din ng Orgamin DA kasi mahal ito. Sayang naman kung hindi ko siya magagamit. So, dinagdag ko na din siya sa mixture ng ating self-watering setup. At grabe guys, yung dinagdag na TDS, napakalaki, 70 TDS for 1 teaspoon na Orgamin DA. Nabigla ako. So, 1 teaspoon lang ang nilagay ko dyan kasi tignan nyo mamaya guys sa video clip, makikita ninyo ang tinaas ng TDS ko. From 200 TDS, naging 70. Kagulat-gulat talaga. Nabigla ko kasi doon sa fertilizer na ngayon yung ginagamit natin, yung sa Easy Prime Foliar Fertilizer, nasa around 40 lang per teaspoon. Ito 70, doblado. Ayan guys, so naging 270 yung TDS. So hindi na ako magdadagdag niyan ng fertilizer dahil maglalagay nga ako ng plant mate, yung composting na nakabalot. So bali guys, ganito lang yung ginawa ko. Kumuha ako ng 1/8 teaspoon netong plant mate compost. Tapos nilagay ko na lang direkta doon sa water reservoir ng ating salt watering setup. Yan, papakita ko sa inyo. Yan, 1/8 teaspoon yan, nilagay ko dyan direkta. So yan, ganyan ginawa ko sa lahat ng nakapasok na salt watering setup. So bali guys, ito yung itsura niya. So nakita ninyo parang may buhangin sa ilalim ng tubig. So itetest natin kung ilan na yung TDS niya. So bale, sa video clip na to, lumabas nga dyan is 290. So yan, check natin ha. 290 po yung lumabas. 90 plus. So ayan guys, 296 TDS. So bale, magtetest pa tayo ng another pots para malaman kung okay ba siya. Basta hindi siya lumagpas ng 350 guys, okay ako doon. So magche-check pa tayo. Che-check natin to. Ito color gray naman yung pots natin. So around 300 guys, saktong 300 yung TDS. So bali guys, hanggang doon na lang ang ating video. So ganun lang po ang bagong way ko ng pag-fertilize. Hindi na yung aggressive feeding na ang dami kong tinitimpla. Na ang tagal, yung ibang chemicals doon ang tagal matunaw. So yun na lang guys, isang timplahan na lang. And for upcoming pagtitimpla ko ng fertilizer, yung Easy Prime or Prime Easy Foliar Fertilizer na lang. Yun. Idadagdag ko. Hindi na ako maglalagay ng plant mate. So guys, hanggang doon na lang yung video. So maraming salamat sa mga nanonood at magsasubscribe sa aking channel. So see you next video. Hanggang sa muli. Hanggang dito na lang. Paalam.